Mamay, pansin ko lang po ano, may sinasabi kayo bakit medyo masukal tong area ng kung saan nakatanim yung kalabasa ninyo. Hinahayaan po namin na tumubo yung mga grass para po may kakapitan po yung kalabasa. Ang maganda dito ma'am, no, sa bulaklak ng kalabasa, every day, meron kang supply. Kada umaga, di ba? Opo, marami po. Ito po yung racket kasi ng airmats ko. Nung nagka-college pa ako. So nag-harvest kami sa umaga, dadalhin ng nanay ko sa palengke, bibenta niya, yun yung magiging allowance ko for the day. Kaya, paborito ko to eh. Wow, ang ganda. Ito yung kadalasang ingredient na sinasama natin sa mga savory dishes. Kadalasan din, niluluto ito. Pero for this one, gagawa tayo ng parang pinakasos gawa sa bulaklak ng kalabasa. So we have here yung ating olive oil. We're just gonna add in some garlic. Lalagyan natin ang cashew nuts. So lagyan na rin natin yung bulaklak ng ating kalabasa. So ito na yung ating squash blossom sauce. So yung ating binubuong dish is basically pasta na may side dish tayong bread. Siyempre, hindi mawawala yung protein natin. Since mainit naman na yung parang pinaka flat griddle natin, ito meron tayo ditong chicken breast na pwedeng-pwede nating isalang. Habang sinisear natin yung ating chicken, pwede nating assemble yung iba nating dishes. Since patapos na yung chicken natin, pwede na tayo magtosta ng ating tinapay. And meron na rin tayong pre-cook dito na pasta, pwede na nating itos yung ating sauce. Gamit lang tayo ng konting pasta water. Ready na lahat ng components ng ating dish. Pwede tayo mag-plate.